Ah, ano, anak? Ay, Nay. Mauna na ako, ha? Nay, thank you, ha? Huwag mong isipin yun. Pinagdadasal ko yung bata. Nasabi ko, sana magtuloy-tuloy na ito na wala siyang sakit. Siyempre, pinagdadasal ko din kayo mag-asawa na sana magtuloy-tuloy na rin yung inyong pagsasama. Maging masaya kayo sa isa't isa. Kaya ikaw, mahalin at pahalagahan mo asawa mo. Alam mo ba mahal na mahal ka niya? Thank you, Nay. Sige, muna na ako, ha? Sige, Nay. Ingat kayo, Nay, ha? Oo. Sandali. Chris, I've been trying to call you since kanina pa. Hindi ka naman sumasagot. Sabi ni Pini, may sakit si Jacob. Kumusta na siya? Bumaba na yung lagnat niya. Buti naman. Marisa, dapat sinabi mo sa akin na may sakit siya. Si Nanay Lusing, hanap ba niya? Si Nanay Lusing, siyempre, inaasikaso niya si Elise. Hindi ko naman sinabi sa kanya. Ikaw naman, diba, sabi mo, busy ka, wala kang oras para alagaan yung bata. This is an emergency. Eh, bakit ba kung makapag-alala ka parang akala mo ikaw ang ama ng bata? Ako nga ba? Nay, kanina pa ho ba kayo nandyan? Kararating ko lang. Gabriel, ano yung nagawa mo dito? Akala ko ba nag-opisina ka na? Nalaman ko po kasi may sakit si Jacob. Kaya pumunta po ako dito. May sakit ang apo ko. Ni hindi mo ako tinawagan. Lola ako eh. Dapat alam ko. Okay. Nay, okay naman na ho si Jacob. Apo. Apo ko. Sige po, Nay. Una na po ako para may kasama si Elise. Ikaw ang ama ng bata. Ako nga ba? Gabriel, ano yung nagmang mo dito? Akala ko ba nag-opisina ka na? Hindi mo na naman ako tinawagan. Si Gabriel na naman ang ginampala mo. Nay, hindi ko po inabala si Gabriel. Siya ang kusang loob na nagpunta rito. Magsabi ka na ng totoo sa akin. May gusto ka kay Gabriel, no? Kaya pinipilit mong magagalit yung mag-asawa. Nay, bakit mo ako pinag-iisipan ng ganyan? Iniisip mo na balak kong agawin si Gabriel kay Elise? Na para protektahan mo na naman si Elise, ako na naman ang masama? Nay, wala kaming inaagaw ni Jacob sa kahit na sino! Ako ba nga mismo nagsabi kay Gabriel na hindi niya na kailangan pumarito? Kahit tanungin mo pa siya! Alam mo, siguro tama lang talaga yung naging desisyon natin na si Elise lang ang alagaan mo.
Kulang na nga lang ibigay ko sa kanya ang lahat. Pero sa mga mata mo, ako pa rin ang mga agaw. Ayan na pala si Gabrielle. Han. Hi, Kuya. May pala. Elise, ba't hindi niyo pa pabinyagan si Hope? Alam niyo, lumalakas daw ang bata pag nakatanggap na ng sacrament of baptism. Ikaw, Han. Ano sa tingin mo? I think it's a great idea, Mom. Thank you. Tulungan kita sa preparations, ate. Marami akong kilala ang mga event planner. Bahala. Thank you, Christina. Maaasahan ka talaga. You're welcome. I was actually thinking of asking you to be the ninang of Hope. Okay lang ba sa'yo? Naku, talaga, ate. Siyempre naman, no. Gusto ko maging ninang ni Baby Hope. Yay! Thank you! Thank you, Kuya! Bless me, Father, for I have sinned. Father, pinagdadaanan ko po ang anak ko. Dahil parang gusto niya nga agawin yung asawa ng best friend niya na parang anak-anak ko rin. May ginawa ba ang anak mo na magdududa ka? Wala. Pero ang napansin ko, parang lagi niyang ipinagsisiksikan yung anak niya doon sa asawa ko, best friend niya. Yun. Sinubukan mo na bang kausapin ang anak mo tungkol dito? Opo. Yun nga ako ang ginauwi. Anong usapan eh? Naging away na. Gusto ko lang mapabuti ang anak ko, Father. Yun lang. Gabriel, may kailangan ka? Aking pinag-usapan natin kagabi. Narinig ba ni Nanny Lucing? Bakit may sinabi ba siya sa'yo? Wala naman. Yan naman pala eh. Eh bakit napapraning ka dyan? Alam ko na may pinanggagalingan ng mga pagdududa mo. Pero mahalaga din na hindi natin husgahan ang iba dahil lang dito. Lalo na sa mga kadugo natin. Anak na rin kasi ang turing ko. Sa best friend yung anak ko. Pareho ko silang mga ano. Gabriel, pwede ba? Huwag mo na akong kausapin tungkol sa mga bagay na to. Lalo na dito sa opisina. Baka isipin ng mga tao. May tinatago tayo. Stop acting like we're having an affair. Yung nangyari nung gabing yun, isang malaking pagkakamali. Kalimutan na natin yun, mag-move on na tayo, okay? Pero pag pinapaborang ko yung isa sa mga ginagawa niya, nagagalit ang anak ko sa akin. Hindi ko alam po sa paglalagay ang sarili ko, Father. Alam niyo ba yun? Yung hirap na nararamdaman ng puso ko. Gulong-gulo ako. Hindi ko alam po sa paglalagay ang sarili ko sa kanilang dalawa. Pareho ko silang mahal. Sa tingin ko, kailangan mong hayaan ang iyong anak na maipaliwanag sa iyo ang mga bagay na hindi mo maintindihan.
dapat magsimula tayo na bukas ang ating mga puso, bukas ang ating mga isip, hindi sa pagdududa. Kailangan ka pa ba? Binyagan? Oo naman, Elise. Tatanggi pa ba ako yung mga anak natin para nang magkapatid? At saka masaya yun na iisa lang ang celebration. Saan lahat ng mga pag-aaral na to. Huwag ka magpanala na eh, dahil hindi ako makukulong. Hindi ako papagayari dito buhay. Marisa! Marisa! Anak ko! Mayaman na ako, Nay. Meron na akong sariling negosyo. Pwede na kita kunin dito. Magsabi ka na ng totoo sa akin. May gusto ka kay Gabriel, no? Bakit mo ako pinag-iisipan ng ganyan? Iniisip mo na balak kong agawin si Gabriel kay Elise? Na para protektahan mo na naman si Elise, ako na naman ang masama? Nay, wala kami inaagaw ni Jacob sa kahit na sino! Ano, siguro tama lang talaga yung naging desisyon natin eh, na si Elise na lang ang alagaan mo. Kulang na nga lang ibigay ko sa kanya ang lahat. Pero sa mga mata mo, ako pa rin ang mga aga. Abilis. Kailin ako pa kayo.